그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? Hi Pink Gang! Welcome back to my channel! For today's video, muli na naman tayong magbabalik sa paggawa ng cash stuffing video. So, chinek ko yung channel ko and yung pinaka-last na budgeting video na ginawa ko ay 9 months ago pa. So, hindi naman ako nag-stop sa paggamit ng budget binders pero mas nag-focus ako gumawa ng studio vlogs. Pero today, mag-film tayo ng cash stuffing video. So, yeah, in the past few months, may mga naipon naman ako dito. Kaya, iba-budget natin sila ngayon. So, by the way guys, as you can see, tatlo na yung binders ko. Ito yung pinakauna kong binder if you have been watching my videos. Nung nagustuhan ko siya, naisipan kong magbenta na rin sa shop ko. So, if you want to buy your own budget binder, you can check out my Shopee store or TikTok shop. I offer synthetic letter binders and meron din akong mini budget binder na mas affordable kung beginners pa lang kayo sa pagbabudget. So, nilagyan ko ng stickers kasi para mas dumagdag yung design niya. And yan, walang laman yan ngayon. And lalagyan natin siya ng laman mamaya. And then, ito naman yung bago kong binder. So, itong blue binder na to, ibebenta ko dapat to. Kaso nasira ko yung ring. Ito, nasira ko to nung binuksan ko. So, hindi ko na siya binenta and kinuha ko na lang siya para sa sinking funds ko. So, ito yung sinking funds binder ko. And nilagay ko dito yung mga BTS photo cards. So, shout out kay Miss Erica. Siya yung nagbigay sa akin itong mga photo cards ng BTS. So, ayan, nilagyan ko rin ng stickers. So, lalagyan din natin yan ng pera mamaya. And lastly, ito naman yung size A5 na binder. Sa totoo lang guys, akala ko mali yung nabigay sa akin ng supplier na size. Pero ako pala talaga yung may mali. Ibang size yung napindot ko. This is A6 and this is A5. So, apat yung nabili ko ng ganito. And yung tatlo doon, ibibenta ko sa shop ko. So, kung gusto nyong bumili ng binder na ganito kalaki, just check out my Shopee store. So, yung isa dun sa apat kinuha ko. Kasi nagandahan ako. Malaki siya. So, gagawin ko na lang siyang journal. Ayan. Sinimulan ko ng designan yung cover page. Gumamit ako ng stickers from Fomemo. Yung thermal label printer ko. And yung other stickers na sponsored. And stickers from my shop. Nag-offer din ako ng deco stickers na pang-design sa binders. And then, yan. Bumili na lang ako ng Ziplocs na size A5 rin. Tapos, dito ko nilalagay yung mga thank you cards na nare-receive ko from small businesses na in-orderan ko. And yung mga sponsored na mga items na binibigay sa akin. So, yan guys. So, itong A5, I will make this as my personal journal. And naglagay na rin ako ng parang tracker para may basis ako kung ilan yung ilalagay ko sa binders. So, ayan, sinulat ko na siya. Tapos, itong bahay ipunan naman. Kung nanood kayo ng previous videos ko, bumili ako ng alkansya na mukhang bahay. So, tinatawag ko siyang bahay ipunan. So, yung mga ilalagay ko dito, yung mga kailangan lang. And yung extra naman, ilalagay ko sa bahay ipunan. So, ang bahay ipunan ko nandito lang guys, sa gilid. So, mamaya na yan, pang last part na siya. So, I counted yung naipon ko is 3,291 pesos. So, yun yung naipon kong cash on hand. And then, may mga coins din ako naipon from other things. Ayan, dami kong coins, guys. Ayan ang ating i-budget for today. Nag-order pala ako, guys, ng holder nitong pera. Pero makeup palette holder talaga siya. Papakita ko na lang sa inyo, guys, sa next video. I-unbox natin yung in-order ko. So, wala pa akong lalagyan ng pera. Ito na lang muna. Yung drawer sa organizer ko. Para may holder ang ating money. So, para makapaglagay ako ng pera, syempre magbe-base tayo dito sa nakasulat sa journal kung magkano ba yung ilalagay ko.
So, mag-start tayo guys sa sinking funds. Apat na ziplocks lang yung nilagay ko sa sinking funds ko. So, itong color blue ay yung sinking funds binder ko. Makikita nyo guys yung mga ribbon stickers. Galing yan sa shop ko. So, available to guys sa shop ko. Bili na lang kayo. Check out my links. So, dito guys sa business na ziplock. Dito ako kumukuha ng pera for my restock. Kung wala akong natirang pera sa Shopee wallet ko. Ang ilalagay natin is 200 pesos. 100, 200. So, konti pa lang may ilalagay ko ngayon kasi konti lang naman din yung naipon ko. So, yan. Sa business fund natin, 200 pesos. Dito naman sa Shopee, I will put 480 pesos. So, basically, pag nag-order ako sa Shopee, sa Shopee Pay talaga ako nagbabayad kapag malaki yung mga amount ng orders ko. Pero ngayon kasi, yung time na nag-order ako for my new labels para sa mga lip products ko, naubusan kasi ako guys. Kaka-restock ko lang din nun ng budget binders ko, so naubos yung pera ko sa Shopee wallet. So buti na lang talaga nakapag-ipon ako ng pera para may pambayad ako dun sa mga pinagawa kong decals na labels. 480 for my Shopee fund, I will put 100, 200, 300, 480 pesos. Next is my family fund. So, ito namang family ziplock. Dito ako kumukuha ng pera kapag may kailangan akong paggastusan dito sa bahay. Lalo na minsan, ang naiiwan lang dito sa bahay, kami ng little brother ko. So, kung kailangan naming bumili ng ulam, ako munang gagastos, ganon. So, ilalagay ko dito is 200 pesos. So, I will put 200 pesos for my family ziplock. Last is the emergency ziplock. Ilalagay ko dito is 100 pesos. Dito sa emergency ziplock, nagagalaw ko lang to kapag, kunwari, may kulang dun sa babayaran ko, dito ako kumukuha. So, for emergency purposes lang siya. So, itong last na ziplock guys, hindi ko pa alam kung anong ilalagay ko dito. So, tapos na tayo sa sinking funds. Next naman natin ay yung personal funds binder ko. So, our first ziplock is my savings. So, yung perang napupunta dito, dinedeposit ko siya sa bank kapag marami na yung nailagay ko dito sa ziplock na yan. Sa savings ziplock, ang ilalagay ko is 1,500. 1,500. Sana hindi ko na ito magalaw. Kasi minsan nagagalaw ko rin to guys. Kapag kailangan ko talaga ng pang restock. Kasi diba, kapag seller ka sa Shopee, hanggat hindi kiniklik ng buyer yung order receipt button, hindi namin makukuha yung bayad nyo. So, ayoko naman na i-chat yung mga buyers na pakiklik na po ng order receipt. Di naman ako ganun guys. So, next ziplock is yung savings ng boyfriend ko. So, for now, walang laman yan. Nilagyan ko rin siya ng ziplock dito kasi minsan pinapatago niya sa akin yung pera niya. Kasi nga, baka magastos niya raw. So, itong mga budget binders, nadidiscipline talaga akong mag-save ng money. So, very effective talaga siya, guys. I-try nyo, guys. Dahil nga, napaka-aesthetic ng itsura ng budget binders, mamomotivate talaga kayo mag-save ng pera. Kasi ang cute niya, diba? Kayo pa ang bahala kung anong labels yung gusto nyo. I-chat nyo lang ako, guys. I am very open to assist you. So, next is our food ziplock. Lalagay ko dito is 200 pesos. Galawin na natin itong mga 50 pesos. Oops. Ayan. 50, 100, 50, 200.
Iniiwasan ko na rin guys mag-food panda kasi unhealthy na din naman yung laging nagpa-fast food, no? Pero minsan din kasi talaga tinatamad ako magluto. And yun nga, minimension ko nga sa mga day in my life vlogs ko na hindi ako magaling magluto. So, kahit sa sarili kong luto, hindi ako nasarapan. Our next ziplock is self-care. So, dito yung mga pampaganda, ganun, or mga kailangan ko para sa aking sarili, like, you know, para sa mental health ko, ganun, yung magpapasaya sa akin. Lalagay ako ng 200 pesos. 100, 200. For my last ziplock is my birthday fund. Lalagay ko dito is 200 pesos. $150, $200. Pag nakikita ko guys itong birthday ziplock ko, feeling ko talaga ang tanda ko na. So next year magta 24 na ako agad. Ang tanda-tanda ko na guys. So kailangan talaga mag-ipon na tayo ng pera for our future. So here naman sa extra ziplock. Kapag nanonood kami ng movies, kino-collect ko yung mga movie tickets. So yung pinakauna naming sine ng boyfriend ko, yung 2-1-1 ni Nicolas Cage, yung 2018 pa. Yan guys, ang dami, Aladdin, Lion King, Divine Fury. Nandito rin yung ticket ko guys nung nanood ako ng Bring the Soul movie ng BTS. So, kasama ko nito si Leia. Shoutout kay Leia kung nanonood ka man ng vlogs ko. Miss you. Yan, mga horror, nanood din kami. Doctor Strange. Yung pinaka-latest na pinanood namin, yung Jurassic World Dominion. So, sinali ko yun sa vlog ko nung mga nakaraan. So, nilalagay ko dyan yung mga movie tickets. Kasi natutuwa ako kapag nakikita ko to guys. So, yan. Ayan ang ating personal binder. Done na tayo mag-cash stuffing sa mga budget binders natin. So, yan. Kung gusto nyo bumili, once again, just check out my shop. Mabilis tong ma-sold out, guys. So, paunahan na lang talaga. Ito yung bestseller ko. Lagi ko tong nire-restock. Pero, mabilis siyang ma-sold out. So, ito na lang yung natira na bills sa ipon ko. 20, 40, 60, 80, 100 pesos. Balik na natin ito, guys. And then, ito na pang mga coins. Dito naman tayo sa last part, sa bahay ipunan natin. Diba, ang cute. In-unbox ko na to guys kung gusto nyong panoorin. So, sa bahay ipunan natin, nilalagay natin itong mga 20 peso bills. So, ang goal ko dito sa ipon challenge na to, siguro ang ilalagay ko na lang dito yung mga 20 peso bills and mga coins. Ayan. So, lalagay na natin ang 100 pesos. Bilangin ko pa guys kung ilan to. So, ang nailagay ko guys dito sa bahay ipunan natin ay 221 pesos. So, i-record lang natin dito sa journal ko. $5, $20 equals 100. And then, sa coins naman, 121 pesos. So, total nito is 221.
So, ayan guys. Dadagdagan na lang natin siya for the next video. If you like this video, please like, comment, and share. And then, sana na-inspire kayo guys mag-ipon rin. Nakaka-motivate talaga. Lalo na kapag iniisip mo yung future mo, na maging financially stable ka. Lalo na sa ating mga young adults, need talaga natin na marunong na tayong maghawak ng pera. I will end this video here. Thank you so much for watching. Mag-iipon ulit ako para may mailagay tayo dito sa budget binders ko. So once again, thank you so much and I will see you in my next video. Bye!